So, magandang magandang araw Pilipinas. Mga ka-healthy buddies, nagbabalik po tayo sa ating coverage. At nais ko po na kayo po ay makasaksi din ng mga tips how to become healthy and how to become safety. Kasi po sa panahon po na ito ay nalalagay po sa panganib ang ating buhay. At hindi po natin malaman kung kailan mangyayari ang mga aksidente at mga carelessness sa atin pong kapaligiran. Pero wag naman po sana na tayo ang number one o tayo ang nangunguna na maging careless. Kaya po yan, pinapakita ko po sa inyo na tayo po ay nagbabalik dito sa ating channel, preacher na, vlogger pa. So, ito po ay mga motorcycle gear. Ayan po, makikita nyo naman po sapagkat gusto ko pong ikwento sa inyo kung ano po ang nangyari sa akin sa mga nakaraang araw. Ayan po ang ating boots. Ay, hindi ko po binibenta yan. Gusto ko lamang po na makita nyo po sapagkat hindi naman po sa pagmamayabang. Gusto ko lang ding makatulong sa ating kapwa mga riders. At maging aware po tayo sapagkat may nangyari po sa aking aksidente nung nakaraan pong Tuesday. At galing po ako sa Project 8 sa Bible Seminary, pauwi na po ako sa may bandang Luzon Avenue na po. At panguna pa lang po na overpass ay mayroon pong tumawid na aso. Huminto sa gitna pero tumuloy pa rin. So dahil mabilis na po ang aking takbo, hindi na po ako nakapagpreno kaagad dahil hindi naman ABS specs yung ating motorcycle, ordinary lang po. At nangyari nga po sa akin na ako po ay nag-slide. Mabilis po ang aking takbo, hindi po ako nakaiwas doon sa aso na tumawid. Kaya po nais ko pong sabihin po sa inyo na dahil nakasuot naman po ako ng gear, motorcycle gear, eh, ganyan lang po ang nangyari po. Ayan po, tingnan nyo po. Tuturo ko po sa inyo ang nangyari sa ating boots. Yan po, tumama po dyan ang step nut ng ating motorcycle. Kaya po, medyo lumitaw na po yung bakal. At ito, medyo napunit. Pero hindi po nasapul po yung ating paa. So, protected po. Mahalaga din po yung boots na yan. Kumbaga sa promotion ay pwede nang ilagay sa museum. Joke lang po. At ganito naman po ang nangyari po sa aking pantalon. Ayan, yan po yung pantalon na ginamit ko. Yan po ay semi-maong. Medyo may kakapalan din pero nabutas po yan. Ayan po, nakikita nyo po, nabutas po yan. Nasa loob po yan at napailaliman pa po yan ng gear natin. Yung knee protection. Na makita nyo po, ayan po, papakita ko po sa inyo, ito po yung ni protector na suot-suot po natin at ito'y inayos ko na po, pero ito po yung portion na lumubog, kaya po nabutas po yung ating pantalon. At yan, stainless po yan, ibig sabihin po ang padding niya ay hindi pa ganun kakapal, kaya tinamaan po ang ating tuhod, yung kabila wala, siyan po'y kaliwa, umislide po yung motor at nadaganan po ako. At ito po ang nangyari sa ating tuhod. Ayan po. Nakita nyo naman po. Ayan o. Oh. Ayan po. Ibabaw lang po yan. Piklat lang ng konti at bugbog. At nakapagmaneho naman po tayo. Nakauwi pa rin. Umayos pa naman ang takbo ng motor. Chinek ko muna. Nagpahinga ako ng konti. May mga lumapit din. Pero sabi ko okay lang ako. At yan po yung sa ating elbow. Yan po yung dalawa na yan. Wala pong tama. Ito lang po yung sa left side na knee pad. Yan po ay lumubog po yan. Medyo pinukpo ko ng konti kaya umayos siya uli. At yan din po yung atin pong gloves. Mahalaga rin po ang gloves kasi pag naitukod natin ang ating kamay, siguradong tutuklap po yan. Pero wala po. Malinis ang ating kamay. Okay pa naman. At yung helmet po natin, yan pong helmet ko na yan, ay pang dito lang po yan, pang residential. Hindi po yan ang gamit kong helmet noon. Ang gamit ko po ay yung black na full face. Kaya pag medyo malayo-layo, Project 8 lang po ang aking pinuntahan, pero
kailangan mag-full face po tayo, lalo na yung mga Grab riders natin, ano? Hindi po yan safety kasi ito pong cover po na ito ay pwede po yung mabasag. So, kailangan talaga po mag-ano tayo ng standard na gear. So, ako ay nag-iipon pa rin para makabili po ng standard na gear. Pero yan po ay sinasabi ko po sa inyo na nakatulong po for our safety. Konting bugbog lang ako sa likod, wala naman akong ibang ano, yun lang sa tuhod po na nagasgas ng kaunti. Pero sabi nga po nung rider na huminto rin, kasi siyempre alam mo naman mga concerned din yung mga tao, kahit mga hindi natin kakilala pag may nadisgrasya, eh sabi niya ay mabuti sir at na kayo po ay nakasuot ng ganyang gear. Kasi kung hindi, malamang hindi kayo makatayo. Totoo nga po yun. Eh talagang kung gusto nyo pong safety kayo at hindi kayo ma-orthopedic, hindi kayo gumastos ng mas malaki, mas maigi nang bumili po kayo nito. Ang isang set po nito ay 1,000 eh. Pero natawaran ko pa ito nung binili ko. Mayroon pa pong mas magandang uri dito, yun pong carbon. So pag-iipunan nyo lang po yan. Pag may mga sale, abang-abangan nyo. At yan po ay makakatulong po sa atin. Maganda pong healthy tayo, pero mas maganda rin na safety po tayo sa ating pagta-travel. Kasi ang karamihan po ngayon ay motorcycle talaga ang way of transport. At yun nga, salamat kay Moto Gospel. Dahil nakapag-educate po siya sa atin. May nakikita na akong mga riders na nagsusuot na rin ng mga gear. Kailangan po talaga natin na makarinig din ng mga tips. At makita po natin ang kahalagahan po nito. At nabibless din po tayo ng ating kapwa. Kaya ako rin po ay ginawa ko po itong video na ito kasi gusto ko rin po makatulong at maging blessing sa iba. Kasi naranasan ko na po eh. At hindi naman naging critical ang aking kalagayan. Dahil po, nakatulong po ang mga gear po na yan. So, sinashout out ko po ang lahat ng mga riders, FCCW riders, Moto Gospel riders, at lahat ng riders sa buong Pilipinas kasi alam naman natin na kinakailangan natin mag-gear up. At yun nga po, abangan nyo kasi mayroon tayong rides dapat na postpone po yung rides to Pulilan. So, gear up po tayo. Let's buy our gear so we can ride safety and we can reach our destination. At salamat nga po sa kapartner natin, Moto Gospel. Subscribe na po kayo. I-like nyo, i-share nyo. At huwag nyong kalimutan na i-hit ang notification bell. At ganun din po ang Musikero ni Cristo. Mga vloggers po ito, mga kasama po natin. LBRC TV, Daddy's TV, Song Offering, Kaikot. Yan, i-subscribe po natin yung mga channel po na yan sapagkat kapartner po natin sila sa pagsulong po ng atin pong safety, mga ka-healthy bodies. Huwag nyong kalimutan po si preacher na vlogger pa. So may God bless us all at i-share po natin kung ano maging kapakipakinabang sa ating kapwa. Of course, sa ating sarili, sa ating kapwa at sa ating mga kababayan po. So, ingatan po natin ang ating kalusugan dahil sa mga panahon na ito ay marami ding karamdaman na dumadapo. Palakasin ang immune system at huwag makalimot na sumamba sa Panginoong Diyos sapagkat siya po ang mayakda ng buhay at siya din ang nagbibigay ng blessing para sa atin. So, salamat po sa wisdom na ibinibigay ng Panginoon at mayroon tayong mga kapartner na sila po ay willing po sila na magiging blessing, mag-share ng kanilang experience. And today also, I'm sharing my experience. Nawa ay makatulong po sa inyo at maging safety po tayo sa ating mga rides. So, ingat-ingat po. Ka-healthy bodies, keep safe, and be strong. Huwag po tayong maging careless sa atin pong buhay. God bless us all. Bye-bye.